Hello sa inyong lahat mga ka-hybrid. Ako si Ronald Times at welcome kayo sa aking channel. Bukod sa pagsasaka o pagtatanim ng palay, ngayong pandemya ay naisipan ko ring mag-alaga ng manok. At ngayon ay nangingitlog na sila. At bumili rin ako ng incubator para maparami ko pa yung aking mga manok. At mga 5 buwan na sila simula nung aking bilhin ay malalaki na sila at nangingitlog na rin sila. May mga breed akong binili na Rhode Island Red Chicken at masipag silang mangitlog. At maya't maya ay gusto nila ay kumakain. So, yan yung attitude ng Rhode Island Red. At yung Black Astrolope naman at Plymouth na breeding ay ganun din. Masipag din silang mangitlog at matipid din silang kumain ng feeds. Maganda ito na pagkaabalahan ngayong pandemya at habang nag-aantay ng anihan ng palay at kalabasa ay meron din akong pinagkakabalahan dito sa bahay. Ito nga yung pag-aalaga ng manok. Yun nga, matipid sila sa feeds dahil kumakain din sila ng mga sariwang mga dahon at mga gulay-gulay pagkain at hinahalo lang namin ito sa feeds. So ano ba yung mga pinapakain pa namin? Eto nga, pinapakain namin sila ng mga dahon ng ipil-ipil, madre de agua, at mga nakukuhang damo lang dyan sa paligid. Inahalo namin siya sa pagkain nila at tinahaluan din namin ng darak at mga sobrang pagkain tulad ng tira-tirang kanin ay gustong-gusto nila yon. Kaya ang bilis nilang lumaki at tumitimbang sila ng 2 kalahati. Ayan na yung mga itlog nila, kulay brown karamihan ng itlog na binibigay nila o iniitlog nila. So naisipan ko nga bumili ng incubator para maparami ko pa yung aking alagang manok. Ayan nga sila. Kasalukuyan silang nagpapahinga ngayon dahil tanghali naman, tanghaling tapat, ay nandyan lang sila sa kanilang kulungan. Mas gusto nila yung naka-elevate sila kesa dun sa flooring. Dahil siguro, yun yung nakasanayan nila. So, more than 50 ito na aking alaga. Yung iba nasa labas pa. Kasi open yung door para pumunta sila doon. Nag-install din ako ng net para dito lang sa paligid ng bahay nila, dito lang sila nakakagala. Para hindi sila pumunta sa mga kapitbahay. So ayan, nag-provide din kami ng pangitlogan nila dahil dumadami yung nangingitlog. Ngayon may nakukuha kaming 12 eggs per day sa ngayon. So hindi masusustain ng incubator dahil 112 lang yung capacity. So yung iba ay binebenta na namin dahil sobra-sobra na rin kami, sawa-sawa na rin kami sa mga itlog
ay binibenta na namin per tray sa aming kapitbahay para makatikim din sila ng sariwa or press na itlog galing mismo sa aming alaga. So yun lang yung advantage kung meron kang kaalaman or budget or magkakaroon ka ng extra income kung talagang gugustuhin mo. Kung masipag ka lang talaga dito sa probinsya ay magkakaroon ka ng extra income. So yan ang ginagawa ko habang nag-aantay ng anihan sa bukid, at yung tanim kong kalabasa ay nasa flowering stage pa lang naman. So ayan, pwede kong ibenta yung mga itlog nila sa ngayon habang inaantay ko yung mapisa na nasa incubator. Ayan, makikita mo yung net. Yung net na binili ko. Bali, 250 square meter yung ginagalaan nila. So, pag napadami ko ito, ay pwede kong palakihin para dumami yung aking mga manok, or magbenta rin ako ng itlog para extra income na rin. So, yan yung mga discarding probinsya na hindi alam ng karamihan na kikita pala. So, pwede akong magbenta ng itlog habang inaantay ko yung tanim kong palay na i-harvest. Kikita rin ako sa aking tanim na palay, at kikita rin ako sa aking tanim na kalabasa bukod dito sa pag-aalaga ng manok na hybrid din. So, yun yung mga discarding probinsya, mga ka-hybrid. At hanggang dito na lang, hanggang sa susunod na aking video, maraming salamat sa inyong panonood.